Larawan ng isang mabuting pamayanan, mga kapatid, ay yung nilalaman nitong magagandang kaugalian sa isang pamilya. Pamilyang buo, pagiging makadiyos, yung napapangalagaan yung mga anak, ha? Nasusubaybayan ang pag-uunlad ng munting pamayanan tulad ng isang barangay. Ngunit, kabaliktaran nun, lahat ng mga kaugaliang yun, mga kapatid, ay magiging kasiraan din sa isang pamayan, lalong-lalo na kung hindi naalagaan ang reputasyon ng bawat mga mamamayan na nakalaman nito, na naglalaman nito, no? So, pag-usapan natin ngayon, babasahin natin ngayon yung sumbong, ha? Wala kinalaman si Bagtit dito, ha? Babasahin ko lang dahil yun ang hiling ng ating mga babayan, ha? Paliwanag. Okay? Make more time. Patungkol ito dyan sa San Miguel. Ramon Isabela, na sinasabing kuladidangan, tikiman, palitan ng partner. Eh, okay sana, hindi ko sa parang pakikialaman to eh. Kaya lang, nagkataon kasi na they are elected officials. Elected officials must be a role model to the community. Okay? So sa akin naman kasi nakakawalang gana kung yung naninilbihan sa iyo immoral. Yung leader mo sa barangay hindi maayos ang pamilya. Sa simple, para sa akin kasi kung hindi maayos ang pamilya mo, hindi rin magiging maayos ang lugar mo. Kung isang lugar kasi kung ano man ang imahe mo, kung ano man yung ginagawa mo sa personal mong buhay, yun ay naidadala at nagiging imahe din ng pamayanan na pinaglilingkuran mo. Diba? So, eto yun eh. Ha? Patawarin na po ang mga nagkakasala. Basa, Bagtit. Dito, wala akong kinalaman dito, ha? Good morning, Boss Bagtit. Yan si Emma Aganon. Dating kagawad, asawa niya si Rolly Aganon. Nung namatay, ipinalit si Emma na kuladidang ni Kapitan Estepanyo na asawa ni Kapitan Mameng, Kapitana Mameng. Noong buhay pa si kagawad Rolly Aganon, kuladidang niya si Kapitana Mameng. Kaya gumanti lang ngayon si Kapitan Dumeng. At ginawa niya rin kuladidang asawa ni kagawad Rolly na si kagawad Emma Aganon ngayon. Boss Bagtit, isa ding kurapyang si Mameng. Isa siya sa mga umubos ng pera ng cooperative na Remco. Ano yung Remco? Ramon Electric Cooperative? Ganun ba yan? Remco hanggang ngayon, pinakikinabangan niya kasi meron silang natatanggap na dividendo sa share of stock nila sa FICO Bank na sila-sila lang ang naghahati-hati sa pera ng kooperatiba. Binenta pa nila ang property ng Remco, pinaghati-hatian nila ng officer. Sila Jaime Bombarda, Luis Peregrino, Mameng Estepanyo at bininta din nila kalahati ng share of stock nila ng Remco sa mga stockholder ng PICO Bank. Kaya nakabili sila ng kanila mga sasakyan. Kaya tayo mga miyembro ng Remco noon, huwag natin iboto asawa ni Mameng Estepanyo kasi hanggang ngayon pinakikinabangan niya pera natin. Salamat Boss Bagtit, no vote for Doming Estepanyo. Hindi pala simpleng ano lang to, kabitan to, mga kapatid. Ha? Simpleng corruption din. Ha? Ayon sa sumbong, ha? Ayon sa sumbong ng ating concerned citizen. Di ba? Kasi sa akin, mga kapatid, nakakadismaya. Hindi ko sana papatulan to talaga. Kaya lang, tumatakbong konsehal ng bayan si Estepanyo, Domingo Estepanyo. So, karapatan ng mga mamayan na Ramon Isabela na malaman kung ano talaga ang nangyayari sa buhay ni Domingo Estepanyo. Kasi magiging ano yan, malaking epekto yan sa paninilbihan niya. Diba? Tulad ng sinabi ko, we are living through our reputation. Kung ano yung reputasyon natin. Kung minsan naman, mali yung reputasyon natin dahil sa mga maling presentation na ibang tao. But still, ako'y naniniwala, walang usok kung walang apoy. Ay, di. O, tama. Walang usok, walang apoy. Diba? Hindi lang naman itong letter sender natin, hindi lang naman itong concerned citizen natin na nagsasabi, nagkiklaim, mga kapatid, tungkol nga dito sa mga
mga nangyayari o kaya mga kwento dyan. Kaabitan ni Emma, kaabitan ni Domingo, si Mameng, masyadong mapagmataas at siya yung nagsisilbing parang kapitana ng barangay, hindi naman siyang elected. Nagpipiling-piling kapitana na lang dahil under yata si Domingo. Si Lakay Domeng, di ba? Kaya lang ang pangit-pangit tingnan, lalong-lalo na kung may mga nakakaalam na mga bata, may nakakaalam na mga kabataan na yung kapitan nila at kagawad nila magkuladidang at nagtitirahan sa CR ng barangay hall. Nakakahiya. Pero sabihin man natin na nagkaroon ng relasyon si Role nung yumaong si Role at saka si Mameng. Hindi karapat dapat na maghigante. Di ba? Eh di sana kung alam nyo may relasyon ito, sana pinakulong ninyo. Sana pinahuli ninyo. Sana dinimanda ninyo. Di ba? Hindi sa pinagtatanggol ko si Domeng at saka si Emma, pero mali rin yung ginawa ninyo, Emma. Maling-mali, lalong na ginagamit nyo yung pasilidad ng barangay hall para magpantutan. Maganda yung ganon. Putang na, para kayong aso. Mas daig nyo pang aso na kung saan kayo abuti ng kati, din nyo kinakamot ang mga kati nyo. Yan ang magiging, yan ang ibuboto ninyong konsehal ng bayan. Puta. Ano to? Bayan ng immoral? And I don't believe that majority of Ramonians are like that. Natatanggap nila yung mga ganitong klaseng immoralidad sa kanilang bayan. This is immorality. Hindi ako nagpapakalinis, pero hindi ako ganito kadumi. Di ba? Hindi ako nagpapakalinis, pero hindi ako ganito kababoy. Puta na, nagpalitan lang kayo ng asawa para nagtikiman din kayo. Di ba? Bakit hindi na lang kayo nag-foursome dati? Couple switching. Diba? Para at least pare-pareho na kayong baboy talaga. Sa isang kural nagbababuyan na lang kayo. Ha? Ayun, ako'y naaawa sa mga anak nyo kung meron man, ha. Ako'y naaawa. Ayun, na, hindi kayo mga tao. Mas masahol pa kayo sa mga kuneho. At totoo lang, mawalang galang lang sa inyo. Pero yung mga kagaya ninyo, walang puwang sa gobyerno. Walang puwang ang mga baboy, walang puwang ang mga kababuyan sa pamahalaan natin Pilipinas. Sa dinami-dami ng mga corrupt, sumabay pa kayo mga tangina nyo. Babush. Diba? Nakakapanggigil kayo na laman, mga leche kayo. Sana pag nag-iyutan kayo, hindi na mahugot pa. We'll be right back.